Ito inatago po ako bidulungan ng mga intelligence sa military. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate 16 times and after that, we lost the Scarborough Show. Allah Akbar! Eh gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na para sa Pilipinas. Saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipinos. Ngayong gabi na ninyo ako patayin. Kasi pag ako ang nanalo, nakaupo, talagang papatayin ko kayo. Ito po yan. Walang halong biro yan. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Kaya to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines. Binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado, January 6, 2024, na hindi totoong nakikipag-usap siya sa ilang dating opisyal ng pulisya at militar, para sa isang martial law laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Wala raw dahilan si Duterte para gawin iyon dahil bukod sa kontento na siya sa naging pagsisilbi niya sa bansa bilang presidente, retired na raw talaga siya sa politika sa edad na 78. Pero matatanda ang noong November 2023, sinabi ni Duterte na mapipilitan siyang kumandidato sa pagka-vice presidente o senador, kung ma-impeach ang anak niyang si VP Sara Duterte. Kaya muna kung matay tayo. Unahin muna itong malaking tao dito. Pero, may panghinakit lang ako dahil sa black propaganda. Alam mo, sa totoo lang, I was elected mayor of Davao City in 1988. It's now 2015, mayor pa rin ako. May isang wala akong ninakaw kailanman. Wala akong transaksyon na pinakialaman. Wala akong kalokohan sa taong Davao kaya hanggang ngayon. Sa tuloy, napunta pa dito sa Luneta, nakto. Pero, I do not claim any greatness. I do not have the diploma to show na ako bright, summa cum laude, ordinaryong Pilipino lang po ako. Wala akong pinagmamalaki except that pag nagagalit ako sa itong mga putang papatayin ko talaga ako. Diyan ako espesyalista. You know, you cannot build a country by killing people. So we must be a peaceful nation. Kung marami tayong problema sa Mindanao, nandito yung Mindanao para maintindihan ka agad ninyo, 1521, pagdating ng Magellan, ang Mindanao, Islam na by 100 years. Kaya lang pinilit kasi nila Magellan, and thereafter the Americans, kinuha talaga nila because Mindanao is a beautiful island. Walang bagyo doon, at kung ano ang itanim mo, tumutubo, and you can harvest it. Dito sa ibang lugar sa Pilipinas, pag tinamaan ang bagyo, tapos na yun. Good that we have Mindanao. Ang problema, nandoon na rin yung mga Kristiyanos. At sabi ito noon, sabi ni Murad, pagka walang BBL, he will go to war. Sabi naman ni Pinoy, ang ating presidente, if you do not give to Murad his BBL, you might as well start to count body bags. Tapos sinabi ni Diles, there will be violence in Mindanao. Kaya nga napilitan ako, at ayaw ko kung sila, basta ako pumunta ako sa kampo, nakausap ko si Jafar, pati yung, by the way, ang pamilya ko halo, ang apo, hali ko dito, ito yung apo ko, anak ito ni Polong, yung vice mayor, ito yung Chahin, ano na?
ho. Ito, ante ito niya. Kuha ninyo? Ito yung ante, ito yung tita niya to. Kasi nagkaanak ako 60 years old na. Nang bago, so nauna ito siya. So, ganon ang sita. Ito ay nanay nandyan, Maranao Tausog. At ito naman, Bulakin niya. Doon na. Kinig na. Ganito. At ang nanay ko pala, nanay ko was Nay Maranao. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! You know, lolo ko Chinese, tatay ko Cebuano. Nga tanong ako, ano ka? Cebuano? Why? Because we trace our pedigree or lineage to the father. Pero hindi ako nakatala sa Cebu kailanman. Mindanao talaga ako. Sinabi ko kay Kilang Murad, sabi ko kay Japan, look, sabi ko, doon na, kasi napahiya eh. BBL sabi nila, ibigay nila before election. Tapos ng election, nilaro lang nila ang Moro at hindi binigay. Ngayon, si Murad is, you know, mainit, mainit. Pero sabi ko, punta ko doon, sabi ko na, alawa ganito na lang. Do not start a revolution that you cannot stop on time as we are nearing the end game sa election. Sabi ko, okay lang yan kung ang presidente ito mga torpe. Pero kung ako ang mga presidente, I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security including the Moro all people na from harm. Kaya sabi ko, pag magkagera tayo, I will have to kill you and you will have to kill me. Pero paano tayo nito? May mga karami kong Moro na grandchildren. May grandchildren rin ako na Christian. Saan nyo ako ilagay? I shoot you or you shoot me o patayin ko yung Kristiyano. Punta ako doon sa Moro, doon sa lola ko. You know, it's crazy. It's crazy. I told them that we will talk. Hintayin ninyo. Bigyan niyo ako ng kunting panahon. Just give me enough time to craft whatever it is needed to arrive at a happy compromise here. Kaya sinabi ko sa mga kapatid kong mga Moro, it will be one nation only. One Filipino nation. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! No, kayong hindi marunong na, no? You know, when you say, praise be to God, that is what it means. Huwag kayong matakot kung magsabi kami, Allahu Akbar, kasi we praise God, and when you believe in God, you do not harm your fellow men. Ano ang ibig sabihin yan? But we will correct the injustice committed against the Moro. Nauna sila sa Mindanao eh. Ipinilit itong gagong Majima na to. Ipinilit ng Amerikano, ayun! Yun naman, kasi ang Amerikano nandun, wala magtrabaho para sa kanila, kasi nga, Moro sila. They cannot be the subject of a Christian king. Sabi kasi ng Magellan, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, and I would call it the Philippines. Ang mga kawawa yung mga lulo na. Ang mga natibo dito will be called Filipinos to honor King Philip. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Ngayon, paano itong mga Moro magsabi, hail to the King Philip? Islam sila eh. So, magkaiba talaga ang reliyon. Now,
I would like to interrupt the speech. Kasi sabi nila, komunista ako. No, I am not a communist. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Kung gusto ninyo malaman ano talaga ang pagkatao ko, ako pa yung first left-leaning president. Hindi ako komunista, nandito lang yan, kalayo yan. Nandito lang ko, I am left of center, I am Indo-socialist. Kaya imposible kami maglakaw. Ang pagpalaban nga namin, the communists would like to wrest control of the government through yung para pakigbisog armas. Hindi ako pwede dyan. I cannot kill a Filipino just because of that. But ako po ay sosyalista. Hindi ako mga rightists, mga liberal, mga Muslim, wala yan. Walang ginawa noon pa hanggang ngayon, walang nangyari dyan sa mga partido na yan. Now, to better understand me, nag-aral ako sa Lyceum of the Philippines kasi may hinabol ako ng mga tao. I wanted to learn from Maria Sison. And that's why I said, pag na-presidente ako, uwi siya. Sabi ko, mabuti sir. Alam mo, I was listening to you during the 70s. Noon may gera, doon nag-umpisa ang communist insurgency. I am now 71 years old. Naging mayor na lang ako, congressman, vice mayor. Nandito itong gera na ito na wala talagang sulot na. Sabi ko, kung uwi ka, let us talk. We will talk about peace. I will talk to the MILF about peace. I will talk to Norman Suarez about peace. Bakit ninyo ako, yung iba mga rightist, military, magkumita daw sila, taratado talaga mga puta. Yan ang ibig sabihin, hindi ka talaga leader. But you know, to a better understanding gaano ako ka, yung utak ko, baka sakali pala, inshallah. Inshallah is the meaning kung ako mag-presidente. Bakit ako tumakbo? I am an insignificant feature in this country. You must remember that. Before the elections, hindi nyo kilala ang mukha ko. And I could walk everywhere. Walang mag ngayon, wala na. Ito yung kamay ko, na nabalik ka na siya o ganun. Ayaw nang bitawan ng babae doon sa bigaon. Sakit na nyo. Hindi ko talaga nung parang pumutok yung kaya. Buti ko sana eh, bayo hinatak niya, bigay ko sa kanya, sige, yun na lang. Tumay eh. So, do you know the reason why I run? Well, simply, because hinintay ko sila. I never wanted to be president anyway. Sabi ko, October 16, I was not around to file my certificate of candidacy. So, hinayaan ko sila. Sino ang takbo and who would present a program that would promote peace in the land. Alam mo, nakikita ko sa apat, walang nagsasabi that he will fix also in addition to the other problems Mindanao. Kinakabahan na ako. Alam mo, ang aming, I'm not saying na moro yun. Ang aming cathedral pumutok on Easter Sunday and midnight mass at this moment. Two separate ones. Ang airport palabas, ang mga pasayro, pumutok, 37 died. Ang pantalan, tatlong madre na nakahilira, nakapila doon, papasok, patay. I'm not saying, I'm not attributing ito, hindi naman talaga bawal sa Islam yan. But there is some insidious events sa, hindi lang ako, sa Bongga, bago lang, Cagayan, mga sa konvensyon ng doktor sa Cagayan de Oro. If we cannot have peace in Mindanao, there will never be peace in the land. Kasi yung mga girlfriends ko, wala rin, anak, mabuti pa. Tsaka wala na ako ang girlfriend, womanizing, wala na, sabi ko. Pinatawad ko na sila lahat, sabi ko, malas ko.
umalis na kayo. Marinig na mga ano yan, sabihin na naman ang auntie. I gave up my life for the 16. Ano ang problema ninyo? Pinatay kong 16 data ng rate. Ano ang problema ninyo na? I killed all the 16. Ngayon wala ko. Ako pa ngayon ang kontrabida. Yan, titingin ako, nobody was in the horizon. Wala ang programa para sa Mindanao. Dahil nakita ko, wala rin programa na tutuanan. Eh si Biday, kami sa Makati, kami sa Makati doon sa Makati, Makati ang mga kamay namin sa Makati, Makati kayo naubos ang pera. Look, let us make this issue clear. Huwag kayong maniwala dyan kay Trillanos, he is the dakilang askan. He's like a dog. He's really, hindi na mo ang ugali. Nag-mutiny. Anong ginawa? Nagkalat niya. Babaril-barilan niya. Placing in jeopardy the peace and order of the entire Metro Manila. Di ba nag-rebelde ang ulol? Tapos, kung kunyari, tiga sila masyado, laban, patayan, pagdating ng mga B-150 ng tangkiligira, surrender. Anong klase ka mag-revolt kung ganun ka? Eh kung ganun ka katorpe, puta, umalis ka na, umuwi ka doon sa Bicol kung saan. Mag-araro ka na lang. You have no future. Why? Putulin ko muna, why? Ito, tinatago ko. Kasi ako bibulungan ng mga intelligence sa military. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He doesn't want to tell us. 16 times and after that, we lost the Scarborough Show. Ngayon, bakit ako nagtatanong? Ayaw ko kasi, ano ha, out of respect to sa I defer to the office of the president. Ayaw ko ba? Napipilitan ako ngayon sabihin. Nilabas na rin in it because there has to be somebody who will answer to it. Bakit na panahon na kinuha na yung show, there was no active movement sa armed forces? Bakit hindi nagpadala kasi isang barko lang at si Tahin? Amin yan! Anong ginagawa mo? China. Walang ginawa! Ang order was to stand down! May stand down, huwag kayong maghawak ng armas. Anak na, pinagbili nila ang bayan natin. Kaya ito sila, Peldon and Company, mainit yan. Kita mo hinahamon si Tralina, Tralianis, makita tayo. Patayan yan, makita yung dalawa, tingnan mo. Pero you owe something to fight down. Kasi gano'n lang yung tao na yan. Paprinsipyo yan. Hindi ka pumunta doon mag-isa. O pala, maalis na siya. Tapos binigilan siya ni Pinoy. Huwag mong sirain yung negotiation. Ano what happened? Ano klaseng negotiation? No positive result. Except that we lost. Discarboro siya. So what was the 16 trips of Trillanes? What was it all about? What was all? Anong nangyari? Yan ang ayaw ko sanang bitawan kasi mainit ang mga sundalo. Baka hindi pa yan makaalis tuloy before kung sino manalo, baka magkaroon pa ng upakan dyan somewhere. Akala ni Trillanes, kanya ang military. Ang military walang respeto sa kanya, lalo na pag mag-surrender ka. Pag meron kang isang, you embark on something, you finish it. Magpakamatay ka sa ginawa mo. Bakit hindi ka lang pagkamatay, ni-surrender ka, pakain-kain ka para ubo? Ang nagawa mo, inubos mo yung tuwalya ng peninsula.
mga kutsara, tenedor, ubos ang kanilang wine cellar, ubos. Yan ang nagawa mo, disturbing the peace of this country, going into a mutiny, military mutiny, and yet, nananalo ka kasi galit ang mga tao kay Arroyo at ikaw ang pumalit ng gago ka. Akala mo siguro natakot sa iyo lahat ng military mga ka, shit. O, tawagin mo, tangin na eh. Gusto mo, sabay ka mo, tawagin mo, sabay ka mo eh. You embrace me at magbitaw ka ng granada sa dyan, sa harap natin. At sabay natin pumunta ng impyerno. Ito, nandoon mo rin ang magaganda. You know, wherever you are, you need a beautiful environment. Eh kung sa impyerno ka lang, Consuelo, manood ka na dyan yung magaganda dito. Patay na. Tsaka maraming maganda doon sa langit. Mga anghel, kita mo sa picture. Pero mahuwagan mo lang sa pakpak, parang kalapatit. Magkabol ka pa. Wala rin. Bakit ako matakot magpunta ng impyerno? Sino makita ka doon? Trillanes. Sino ba? Ay, impyerno kami lahat. Kami? Trillanes mga matayan mo. Ay, ako, bakit ako matakot magpunta sa putang inang impyerno rin? Matay mo na nga ba? Oh, sino ka? Oh, Duterte. Gano'n ba? Bakit? Oh, ano? Palami-lami yung hyper sino? Satanang halika rito. Putang inang satanas sa halika rito. Gawain ko yung buntot na wagang ko. Anong gusto mo? Ibalbakuha ko to o? Ang inang satanas ba? Ano nga takot-takot yun. Well, anyway that. So, ano pa pala mo kayo? Ito election. So, let us be truthful. Pati Mr. President, you have to answer. You have to answer what happens in Cebu. Pati Trillanes, you have to answer. Ngayon, itong si Binay, you have to answer. Ang delikado kay Binay, pag matalo. Ngayon kasi may immunity daw sa Vice President. And what can happen? Ako kaso, pag wala akong kaso ng ghost employees, saan mo makita yung ghost employees mo? Pulol. Alam mo, masama nga ito, pero it leaves a bad taste in the mouth, you know what to say. But siya, may kaso. Ang asawa niya, may kaso. Ang anak niya, may kaso. Tapos sila ang magdoon sa Malacanang. Ano yung tingin mo sa Malacanang? Prisuan? Kami naman sa, well, you know, we all know the Dog Madrid and yung mga continue natin. Mario Josep Rojas. Rojas, mas arang-arang pa ito si meaning ko siya, it's better off ito si Rojas. He is the weakest link sa gobyerno. Hindi mo talaga, President. Kumbaga, kadina yan, i-chain. Meron dyan sa isang chain, plastic. Yun si Rojas. Mababalik siya talaga tayo. You know yung MRT, Mr. Rojas. Kurap ka ilan pa kung nagkakaso, yawa ka. 22 years, huwag congressman ako, wala akong pambubugbog meron. Pero hindi babae. Google lang. Patay, huwag. Nung mayor ako, isa sabihin ko na lang, total, ito na ang last card. If I make it to the president, I will do just what I did. Sinabi ko, kayong lahat burugista, hold apple, kung saan-saan dyan, nag-standby dyan sa wala kang ginagawa, you better go out. Kasi pag nandito ka, na mag-mayor ako, papatayin kita. Oh.
pose yung ngayon na ako, hindi ako malis, patay talaga. Yung umalis naman, noon pa yun, nandiyan sa likod mo, tignan mo yung pitaka mo kung nandiyan pa. Ngayon, kung ako ang presidente, sinabi ko sa inyo ngayon, huminto ka. At pag hindi ka nagheto, anong gawin ko? Ako, sabi ko, pagbulan ako. At makikita naman lifestyle na punta kayo ng Davao, punta kayo sa bahay ko. Wala ato na ipagmamalaki. Pero huwag ninyo akong hiyain. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka. Tapos sabihin ko sa'yo, hinto, umalis ka. Pag hindi ka talaga naghinto. Kalimutan mo nang sabihin ko. Alam mo, I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords, the criminals, yung mga hudaber kidnapper, including yung mga police na gago nandyan sa criminal, patay sila. In Manila, ganun. Ibang probinsya, ang masakit dito, they have invaded the rural areas. Dito noon sa mga may mga bata lang kung saan-saan. Because yun ang vulnerable. Ngayon, umakyat sila doon sa bukid, pati bakang baboy ng mga farmers na wala. Yun ang masakit sa akin. Anak, nasasaktan ako sa para sa tao. Di ba sinabi ni David Davos? I do not pretend to be a nationalistic guy. But to me, everywhere, this is very important. More people, listen to me carefully. Dubs, graduate kami sa San Beda, 72. Brand ko kaya. Kaya, kuyok ko, with emission, isa lang. Isa lang brand. Si Dubs mga si Maranao. Isa lang emission. But we have to make it good. Ay, itong mga promises na, walang nagawa. MRT. MRT, ginawa yan. Panahon, nila noon, maganda pa yan, bagong gawa. Ngayon siguro, but just about mga 16, ang kanilang mga coaches na bago na dyan na sa yard nila, yung bagong mga, ang tigahila na makina, wala. Anong klase? Putang ina itong government ko. Bakit ninyo ginaganon ang tao? Sumitomo built it. God damn it. Ang repair and maintenance, binigay rin sa gumawa ng train. Ang ina itong ruhas na to, yung na DOTC, sinabi niya kay Bitanggol, yung manager ng MRT, umalis ka dyan, gumawa ka ng korporasyon sa labas. Kasi yung repair and maintenance, it's 3 billion a year. Kinuha ni Mar Rojas, binigay kay Bitanggol, kanilang korporasyon. Ano ang nangyari? Mahulog ang train, tumirik ang train, wala nang. Makita mo ang Pilipino, 4 people abreast. Yan, 2 kilometro. Diyan ako nasasaktan, baka alam mo bakit? Putang ina, Pilipino ako. Ano ba? Tapos ganunin mo ang bayan ko, ay magkalitse-litse talaga tayo. Kasi noon, gusto ko nang tumalong doon sa NPA. Kung nabata lang ako ngayon, at estudyante ako. Ando na ako sa bukit. Really? Wala na, hindi ko masikmura itong putang ina to. Kita, bakit ko tinamaan si Pope? Hindi ko naman talaga tinamaan si Pope. Na-sprinter lang yun. Minsan, yung bunganga ko nga. No. Nakita ko ang mga tao. You must be really awful, stupid to do it. Pwede, 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 pwede. Kung si Ramos, epic. Hindi ka na nabiyo sa Subic. Sinaran ang Subic and everything was okay. Dito sinaran ang EDSA, sinaran ang Daily Bolivar. Ang tao naghirap, pinababa nila, sinira nila bigla, sinira yung lahat.
at ang tao nagbabaan sa kotse, sa bus, lahat na. Yung iba tumatay dyan sa sidewalk, ang mga bay umihi na ng palaka. Pabagaan na lang ng tawag mo. Pakapala na lang ng muka. Ano, kaya ako nagsabi ko, yung, I have so many, kaya ako sa good manners and right conduct sa grade 4, 72 lang ako noon. Buti, nagdala. Buti noon kay General Average, kay Kumpor, kagaya ng bar, pagsaka isa, wala na. No more Duterte. Ay, but, you know, you can listen to my epithets. You can even learn how I would curse a person. Swear. Pero ito totohan. Look at my back. Tignan niyo sa likod ko, sa bugaga ko, tignan niyo yung Filipino. You will see a Filipino on bended knees, hungry and sad. Talaga totoo dyan. Kaya ako, kung ang presidente, doon natin ngayon. Yes, ngayon president. Iyak ko lang. Ako, doon lang sa muna kayo. Doon lang sa opisina. I will say this. Ito siguro mga generals. Tapos yung mga diplomatiko. And if you. Tsaka hindi ako magpakain. Drinks will be served. Hindi yung likor. Kung gusto mo. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cosmos. Ako to. Hindi ako nagbibiro, ha? Ako pag sa Davao, pag binibitawan ako ng salita, yun yun. It will be limited purely to the Filipino. At malalaman lang, hindi ko kayo imbitahin kasi kota hindi kaya to. Mahihiyain lang ako na basta malaman lang ninyo. Those who are deserving for our attention and care. Doon tayo bababad. Tao muna bago yung mga infrastruktura mo. Pakainin ko muna ang Pilipino. Now, ang problema nito, ang El Nino is creeping throughout the country. And may I remind everybody that we are in Asia, tinatamaan ang Vietnam, Thailand, pati Laos, the traditional market na doon tayo nagbibili. Tinatamaan na rin sila at baka magkulang and there will be a shortfall of food. My problem now in the next 3 months, pag hindi umulan itong, wala talaga yung drone yan, barilin ninyo. Ay, ano yan eh? Alien. Alien. Barilin nyo. Hindi, baka sa ano yan. Pero kay pastor yan. Yan. I have to provide para sa mayaman o mahirap. Especially ang mahirap. I have to. This is the equation. There must be food on the table that is available and affordable. Yan ang problema ko. How to come up with that equation, I really do not know. Sana may maiwan pang pera dyan sa gobyerno. Pero pag hindi, at naubos yan, asahan ninyo kayong lahat. Wala na, pasok ko kayo lahat dyan sa ganun yung detention na pinakamaliit dito. Mahaba na daw masyado ang speech ko. Gusto na niya, umay ako, okay na ako. Okay. So, sige, atake muna, atake. Wala yung may galit talaga dito kay do not vote for people who defend criminals. Yan ang mahirap. You know, as mayor, I have to take care of a community. And if you are there sa human rights, you have to take care only of one idiot criminal. Ano ba bang gusto mo patayin ko? Ay, gusto mo sa harapan mo, katayin ko yan. Magkaiba ang trabaho natin. So, ganito nga.
it even if it cost me my life, honor, and the presidency, I will do it. I will do it. Tingnan mo. Sabi ko, dito madala ng ano, dito madala ng bukas-bukas. Wala to. Ito ganito ha, makinig muna kayo. O alam ko, pamuli ko na. Kalimutan mo muna yung batas ng human rights, revised penal code, o whatever presidential decree. Kalimutan mo muna ng regulasyon ng tao, human being. Look at the sky, and there you will talk about the eternal justice of God. So, ha? Para mabasa ninyo, para sabi na mag-martial law, mag-aton si Duterte, revolutionary. Ano ang mag-do it? I won't do it. Sabi ko lang, pag kayo dyan nag-mutiny, at talaga mag-revolutionary ang government ako. Because you destroy government, I have to protect it. Ngayon, tayo lahat may reliyon. Tanong ko kayo, what gave you the right? By what right dito sa universe na ito? Sa kalakawang langit, bakit ka magluto ng siyabo, ipakain mo sa mga anak namin, and you destroy their lives forever? Sagot, kayo ang utang ina, kasi papatayin kita. Ganun yan eh. Ganito dito, I was in San Pedro, Laguna. Ito, nagsasalita pa ako. Ano kasalanan ng nanay ng bata? Anong atraso ng tatay sa iyo? Bakit mo sirain ang katawan? 12 anos, 1 year old, 18 months. Bakit mo gawain sa anak ko? Anong kasalanan ko sa iyo? O kanon, huwag mo na yung batas. Putang ina, sagutin mo ako! Eh, pag hindi putang ina, yayarain kita. Oh, kanon. O ngayon, may batas. Only if the laws of the land are enforced. And I intend to enforce it. Gusto ninyo ng due process, presumption of innocence? By all means, I will give it to you. But I will never allow you to destroy the children or my country. Nakaposta ang buhay ko. Doon tayo magka-diferensya. Hindi ako ganyan let's say. Alam ko rito, and I will order the military and police. Exactly. Ganito yan. Wala nung tuloy. Matanda na. Mag-uano lang tayo, mag-usap lang tayo. Just ang hiningi ko sa'yo, follow the law. Ikaw ano, ang ma-advise mo sa inyo, sa amin ngayon, follow the law. Wala tayong gulo. Just follow the law. Huwag ka mag-hold up, huwag ka mag-squat, huwag ka lalat. Do not create an environment of fear and hate. Ang problema yun na kila, itong si Rojas, pati si Presidente, they are promoting hatred and division in the people. Para bang sila na lang, as if sila na lang ang partido na lang, that is all that matters in this world. Kasi sabi ko, ako, I will not die if I do not become the president. Pero itong mga to, see how they are trying to promote divisiveness in this country. Mabuti na lang ito si, may ano talaga. Kaya kung sabihin lang ni Marujas ngayon, magpunta sa dito, at sabihin niya publicly, Mayor, maawa ka sa akin, mag-withdraw ka, mag-withdraw ko. Okay, pre-alin mo ang buong. Pero mga pulis, pag nangatingan dito, kayo ang bugbugin ko. Pahiyak na yun. And ito to. So yan lang. And last is, I have to go, it's no. There will be no corruption in government. There will be a clean government. Ay, kayong ay di maniwala sa akin, pumunta kayo ng Davao.
pag sinabi ko pagkain ko yung bala ko, kakainin mo talaga yan. Nanwala ka. Oh, marami na yan. Lalo na yung mga tawag nito mga putang ina. Ito yung barkers. Paano ng pasero? Hawakan yung kuwit, hawakan yung kunwari. Kaya pag makita, lagay mo, umay mo sa, oh! Okay, matagadabaw. Ano nagkarabaw dito? Ah, ayun. Lagay mo yung kamay mo sa bambang. Tangina. Magliparan yung kuko. Ah, sige, magdukot ka pa. Gano'n ang kamay. Ano mo, idukot mo dyan. Oo, oh, minsan, plancha talaga. Ano mo, ano yan? O, tignan mo, pati criminal behavior nakakampanya sa akin. Oo, oh, ano ko lang yun. Worried talagang anak ko, alam mo ito, siyempre laking anak mo yun. Ang four piece daw, huwag kalimutan. Anak, hindi ko kalimutan yan. Alam mo ito, tingnan mong takbo ng ulo ng feudalist war. Halit ito, tingnan mo. Para talagang yung land owner, sugar baron, makakuruan hindi na halal. Ninyo, pagka-presidente, yung four piece, wala na yan. Lukol. Buang ka ba? Pera mo ba yan? Bakit mo ganito? Ang ganon. O, kayong mga ano, mag-araro kayo ng 5 hektarya pag hindi wala kayo kain itong... Ganon yung mga sugar baron. Ganon yung mga mayaman, mga elitista. Kaya yan sila takot. They're banding together. At very sabi ko nga, mapatay niyo yung... Oh! Ang ganon yun. Bakit? Sa'yo ang takutin niyo? Ako? Ayun ako, mamatay ako ngayong gabi. Sana manalo si Alan, anak ng witi. Hindi, ganito ha. Magprangkahan tayo. Ito totohanan from the heart. Pag hindi niya iboto si Cayetano, huwag na lang kayong bumoto sa akin. No? Yes, yes, yes. Ano to? Kasi, kung may presidente, kung sino yung buang na yun, puta, wala yung gawin ko niya magdasal dyan sa katedral na mamatay ako bukas. O kaya magplano kung paano ako titirikin. At least si Alan, I can talk to him. At pag manalo, sabi ko, mamili ka. Foreign Affairs or Department of Justice. Alin dyan sa dalawa, it's for your taking. Kung bilhin ba ba? May utak. Gwapo, tisoy. Baka magkumana pa Amerikano. Oh, tisoy. Tayong mga natibo, iba tayo. Dito naman tayo banda. Huwag tayo kung sa mga... Tayong mga elitista na yan. Kung anong pinagsasabi. Drop ang corruption, Mr. President. When? Ito, Presidente, kaya hindi mo alam kailan ako nag-drop ang corruption. For the last 40 years, ako prosecutor, vice mayor, mayor, congressman, vice. Kailan pa ako nagnakaw? Tignan mo yung record mo sa gobyerno. Kayo! Tao, ano yan? How dare you? How dare you, sabi, corruption of dictatorship. Talaga! Kung magplano ka ng kudeta kasama mo si Dulianes, I will declare a revolutionary government. Ngayon, ibalik ko yung death penalty, baka kayo, ayan o, oh, ready na pala o. Oh. Huwag mong alisin niya, kaya na ang gamitin natin. Oh. Ito ang bibig. Alam niya matanda na tatay niya. Huwag ninyong alisin niya, kahit dyan na natin itaan. Patang ina kayo. Kurap ang puta. Kaya kayo, gantin niyo ito. Kayong lahat. Hindi ako, I'm not trying to, yung, pero kayong lahat, na you look at government, hopeless na kayo, panahon na ninyong gumanti. You have the pleasure of sitting down. At sa kayong mga negosyante, at matama naman,
Just do not lie to me. Do not lie to me. And I will yung BIR na tapos na yan, wala. Huwag mo lang akong, you know, tapos na, sumbong ka ng sumbong, yung pala hindi ka nagbabayad ng sakto, talaw. Magka, masampal pa kita kung ano. O talaga. Pero sabihin mo, Mayor, ito ang, yung ka ng, tapos ito, ano, and I will call him, and I fire him right in front of you. Umalis ka sa gobyerno, pag hindi, yayarihin kita. Umalis ka. Huwag mo lang akong, no, do not lie to me. Ayaw ko yung government. Sabi ko lang na totoo. It will be a clean government. Yan, custom. Ngayon kahit custom. Kaya mga taga-custom. Nandiyan kayo. Pagdaan namin, paglabas sa aeroplano, congressman. Yes, sir. Diba, sir? Yes, sir. Putang ina, isang train yung cargo. Nandoon pa sa Hong Kong yung buntot, putang ina niya. No, sige, lawa ka sa Hong Kong. Mayor Duterte, oh yes sir, sige sir. Ano pang ordinator? Eh, sa mo. Oh, bakit marami itong perfume? Sige, di ba? Di pwede yan. You do not do that to the Philippines. Do not do it to the Philippines. Magka-diferensya tayo, sa totoo lang. Baka hindi nyo ako kilala. You might want to start your research sa Davao. Kasi marami talaga akong pinahiya sa Davao. At nanampal talaga ako ng tao, at totoo lang. Nananampal talaga ako ng tao pag hindi ko gusto yun sa Davao. Kaya pag sinabi ko, bakit ka nagbibinta ng Cebu dyan? Alam na ninyo, delikado. Alam na ninyo sa bunganga ko, narinig na ninyo. Itong mga elitista, Marcelo, gago ba ako? Marcelo, kausapin ko nga yung lahat eh, MIML pati NPA. So what's Marcelo for? Marcelo is really to meet the challenges of the revolutionary front. But you'd notice I never included sa criminality, sa drugs, itong tatlo. Why? Because sa Mindanao, talagang totoo yan. Historical injustice. So, ang NPA matagal na. Hanggang for as long as there is injustice. Nandyan talaga yung left. Magpaniwala kayo, pag nandyan pa yung injustice. Ang the cure of all of these things is that you build a society and a government that is responsive to the needs of society. Ang pinakamarami dito, it's about almost 85%. At talagang mahirap, lalo na sa countryside. Unahin mo muna yan. Huwag na yan munang mga except itong MRT because people have to move. Yan, hindi ko talaga mahinto. Pero yung sa pabinda, mga mega-mega. Ito lang, yung mga dikes, dams for the farmers. Kaya ang priority ko is really education. Importante talaga education ng mga anak natin. Education, bubuwas ako ng pera dyan. Then health, medisina. Yung inyong district hospital, yung city health, I will call them one meeting sa Araneta. Magkasya yan lahat. One word, text ko lahat sa inyo. Yan nga. STOP. Lahat. STOP. Ito lahat. Stop your corruption, your foolishness, give it to the people. At meron ako mga tao na naisipan, these are not really. But maybe you'd be asking me, bakit maraming military? Ex-military men. Alam mo kasi, it is my sad experience. Sa Davao, pag may baha sunog, tawagin ko yung, ang disaster ko. Walang makatalo sa aking disaster. Sa aking security. Puro kamera ang Davao, 175. Hindi ka makalusot sa akin. Ayan ang sa akin. But, you know, minsan magsunog, may baha, tawagin mo ang puto.
Saan si ano? Saan chip ninyo? Ah, sir, wala po. Nag-inuman siguro. Kami, ang military kasi, isang sabi lang. Gawin mo yan. Susundin niya. If the military man thinks that you are right, and what you are asking him is right, he will do it. Pagpakamatayan. So karamihan dyan sa mga directors would be military men. But I will look for a customs pati. O kaya i-abolish ko na lang yung customs pati DIR. So, sang-ayo na lang kayong bigay. Pareho na lang kayo sa pare. Sige, kubra dyan. Wala naman nangyari. And hindi mo palitan yung hero doon na butas. Ay, pader, tumahimik ka dyan. Pero alam mo, sa totoo lang, pagka nagdisgrasyahan, there is some, the imponderables of life, they call it. The, yung hindi mo nakikita sa future. You cannot really ponder because imponderables. Pero pag nangyari ang imponderable sa buhay, just dure sa cabinet member, national prominence. Pero kung magkadisgrasyahan itong 75 presidente sa Pilipinas. Ah. Oh, sige. Minamaliit ninyo ako. Ilan ang cum laude dito? Cum laude. Summa cum laude. O valedictorian dyan. Sino? Sinong pumasa na ordinaryo lang? Ayong tama-tama lang. Ode. Bakit ba kayo magpilit-pilit sa mga valedictorian, wartun-wartun? Dito kayo sa 75. Marami tayo. Yes. Well, anyway, we have to go home. It's a bit late. Actually, I have to go back to my city tonight. So, mayroon pa rin akong kaawa naman yung naghintay sa akin. Nag-rally-rally rin sila doon. Quite a big crowd, actually. So, I have to race against time and be there just to be, para rin magpasalamat sila, nakita nila ako. But what I can assure this nation, the Republic of the Philippines, is that yung pag-ibig, that would not be a cut sword for me. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. I will make sure that there is no corruption, and I will make sure that we can correct. Just give me time. Just give me time. The moral people, just give me time. Bigyan ako konting panahon para makatindi ako. Ang MRT, I will say, nandyan na nga yung coaches, pero tigpaghilang tangin ng gobyerno. Wala! So gusto ninyo, total wala maring kayong trabaho karamihan, magbili na lang ako ng lubid, hikot ko doon sa train, tapos kaswa lang, day to day, salary. Kayo na ang maghila, magjogging na kayo dyan sa ano. Eh para magamit yung yawang coach doon. Until now, it's failing and it will fail. Simply because, alam mo kasi may, let me explain. There is something really very, ano bang tawag nito? Yung magkaroon sila ng ang tao, magkaroon ng metamorphosis from a caterpillar to a butterfly sa utak pag mapolitiko. Pag-abot nila dyan sa pwesto, maging mayabang, magkaroon na ng maraming kotse, pareho ito kay Trillanes, he travels apat yan, uniforme, pareho. Parehong model. Itong mahal na ano? Mga expedition na. Ako, taga Davao. Tanungin ninyo sa Davao. 1988, pick up ako. 2016, kayo nakapunta ng Davao, kita nyo, pick up pa rin ako. Kita mo itong mga putang ina, mga Mercedes-Benz. Saan ninyo kinuha yung pera? Sweldo. I was once a congressman. So I was really forced to buy something for my mobility. Ang binili ko, ang maabot lang sa amortization ng sweldo ng congressman noon. Ang akin, adventure. Adventure lang ako. At saka hindi ako magamit ng utso. Alam mo bakit? Nakukurnehan ako. Tumatali ang balahibo ko. Kasi pagbaba mo ang mga tao nakatingin, tingin ka, sino itong gwapo, itong gago? Oh, magnanakaw rin ito.
Wala. May makita mo yan. Ayoko mong... I do not want to blurt out things which I cannot do, but you just watch me. Tingnan lang niyo po. I am not asking you for years. That ain't good enough. I'm not asking you for months. I will start right there when I assume the office. Weeks lang. Putang ina, tumihim. Everybody behaves. And I will go after for the corrupt lahat. Somebody has to answer for all of these things that's happening to the country. And why is it that pati police dito sa Maynila, you are into organized crime. You are the ones who are distributing this yabo almost in Metro Manila. Putang ina kayo, bantay kayo sa akin. Bakit ganun? Bakit ganun? Kaya ako, pasensyahin na lang ninyo ako kasi that is the usual, pati nakakawa. Ang una kong increase, doblado ko agad, sweldo ng police pati military. Ngayon, I expect you to go straight. Kayo na sa droga, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Tingnan ninyo. Ay, wala akong pasensya dyan. Wala akong middle ground dyan. Either you kill me or I will kill you, idiots. Huwag ninyo akong bulahin dito. Lahat ng kidnapping, ano klaseng police ka na? Harap-harapan sa EDSA, mag-kidnap kayo ng tao? Mamili ka ng, pabili ka ng kotse, yung driver mo, sunugin, demo lang. May, dito, sabi ka lang 100 Chinese na kinidnap na Filipino-Chinese or nationals. Maghingi ng ransom. Tapos wala na. Nihinuhay. Sana yung tao, wala na. Kaya ganun, hindi talaga tayo magkadun. Hindi ko matanggap. Sabi ko nga, I am staking my life, honor, and even the presidency. I will do it. Itaga mo yan kung saan mo itaga. Sa bayag mo o sa puwit mo, putang ina ka. Stop it because I will do it. Maraming salamat po.